guys, good evening. Welcome back to my channel again. So, in today's video, i-share ko po yung travel kit organizer ko na ginagamit ko every time na magta-travel ako kahit saan po ako magpunta. Usually, kasi pag po magta-travel ako, ayoko nang maraming binibigbet or mabibigat yung dinadala. So, ang ginagawa ko, bumili ako ng mga container na organizer na travel kit na isinasalin ko na lang doon lahat. So, sinasalin ko lahat doon tapos naka isang pouch na siya para at least mas magaan siyang dalhin. Like ngayon, from here sa Tabuk, magta-travel kami ng Jeddah kasi sa wedding ng friend ko. So, 3 days lang kami doon. 3 days off lang yung hiningi ko doon sa work. Tapos, so, hindi naman namin kailangan ng maraming bilbilan at saka gamit. So, ang ginawa ko, nag-refill lang ako doon sa travel kit organizer ko. So, matagal ko na siyang gamit. Nabili ko lang yun sa kamsa. So, 5 reals lang. 5 reals ko lang siya nabili. And very useful. Since nung dumating ako dito sa Saudi for 5 years, yun yung lagi kong ginagamit kapag nag-travel ako sa pag mga mabilis ang travel lang, yun yung lagi kong dinadala. So, ito yung travel kit organizer ko. Ito yung lagayan ng mga ginagamit ko everyday. So, binili ko lang ito sa kamsa-kamsa. Tapos, ang ginawa ko, since empty bottle yan lahat, tapos nag-refill lang ako, tapos nilagyan ko ng label kada isang gamit. So, pakita ko po isa-isa. So, since 3 days lang naman, konti lang yung dinala ko kasi hindi naman kailangan na dalhin yung malaki hihang gamit tapos magiging bulky pa sa bag. So, kagaya nito, gumawa lang ako ng label. Tapos print ko siya sa computer, tapos tinip ko lang siya para alam ko kung ano yung laman niya. Kasi kapag nasa container na, halos magkakamukha na sila. So, ayan, shampoo, print ko lang, tapos tinikit ko para mas madali ko siyang ma-identify. Tapos, sinalin ko lang, may malaki kasi yung container ng shampoo ko. So, sinalin ko lang siya dito para at least mas handy, tapos mas madaling bitbitin, tsaka hindi siya bulky sa travel bag ko. So, ito yun. Shampoo. So, next naman is lotion. Ito. Nag-print lang din ako, tapos nilagyan ko ng label. Lotion. So, ito, magagamit ko na to the whole, sa buong 3 days na stay ko doon. I think kasha na to. Hindi naman kasi ako talaga kapag nagtra-travel, ayoko din ng super OA sa lotion kasi nga, lalo na ngayon summer dito sa Saudi, sobrang alikabok, so maaalikabokan ka lang din ng bongga kung talagang sobrang mag-lotion. So ako sa kamay lang, sa braso, then sa legs, ganun. Hindi ko na dinadamihan kapag travel. So yan, enough na yan para sa 3 days travel ko yung lotion. Tapos ito, hindi ko pa na-refill, nakalimutan kong i-refill. Pero before mag-flight, magre-refill ako ng conditioner. Kasi hindi ko talaga kaya ng walang conditioner. Mahilig ako mag-conditioner sa hair. Ayan. Yan kalaki siya. So, I think kasha na dito yung 3 days na conditioner ko. Yan, may label din siya. Tapos, print it out ko lang din sa computer para malaman ko na conditioner yung laman. And next is yung day cream. Ito, day cream. Nagbabaon lang ako nito just in case na kailanganin ko pa ng day cream kapag nasa biyahe. Ito. So, yan. Print ko lang din, tapos nagpikit ako para mas organize. Tapos ito, night cream. So, yan. Ilagay ko siya night cream para alam ko yung gagawin. So, yun. Ito yung night cream ko. Nilagay ko lang yung
nung dumating ako dito, ito na yung ano ko. Tapos syempre, pink kasi ito yung favorite color. So, gustong-gusto ko siya kasi isang nasisingit ko lang siya sa travel bag ko. No need na magdala ng malalaking bag, lalo na kung 3 days travel lang din naman. So, ganun lang siya. Organize ko lang siya na ganyan. Actually, maraming ganito sa kamsa-kamsa. May mga malalaki din, tapos may mga maliliit. Pero ito kasi yung mas handy. Tsaka, hindi naman, at tsaka light traveler lang kasi talaga ako. Ayoko ng maraming bitbit, at tsaka yung, ayoko ng magulo yung bag. Gusto ko nakaayos lahat. So, yan. That's one of my travel tip po para sa lahat. Especially me na mahilig ako sa mag-travel kung saan ako nakakarating. Kaya, lagi ko tong dala. Tapos, mura lang siya. Hindi siya kagaya ng ibang travel kit na talagang mahal, na talagang branded. Ito, sakam-sakamsa lang to. Kasi, sa Saudi, maraming kamsa-kamsa. So, makakahanap ko din talaga ng mga magagandang gamit doon na talagang very useful. Then, to add lang din po, meron po akong toothbrush case. Nandito na po lahat. Kasi, gusto ko naka-organize lahat. So, andito na. Ito yung toothbrush ko. So, syempre, favorite color. Tapos, Colgate. Ito yung hiyang sa akin na Colgate, yung Advanced White Colgate. Yeah. Pero hindi ko po in-advertise yung Colgate. Ito lang yung hiyang sa akin. Kasi, pag ibang toothpaste yung ginagamit ko, tas yung bubbles niya, bumubula siya dito. Ang dami kong pimples na nagnanaknak dito. Tas nung nagpa-derma ako, hindi daw ako hiyang dun sa toothpaste na ginagamit ko. So, maganda daw na plain white lang. So, ito yung binili ko. Napansin ko na kapag ito yung ginagamit ko, okay naman. So, last month kasi na medyo nag-try ako ng ibang brand. Wala lang, bumili lang ako. Yun, bumalik na naman yung mga pimples ko dito. Kaya ito. Ito ulit yung binili ko na toothpaste, Colgate White. Kasi maganda talaga siya. So, yan lang. Tuwing magta-travel ako, or kaya papasok ako sa duty, kasi sa hindi ko nakakaalam, ako din po ay isang ER nurse. So, sa ito po, paon ko to pag mag-duty ako. Mas meron din po akong dental floss. Mahilig din kasi ako mag-floss ng ipin. Yan. Binabaon ko to everyday. Tapos, yung toothbrush. Yan. And yan. Tapos, etong toothpaste, toothbrush organizer ko na to, in-order ko lang to online sa Jolly Chick. Kaming dalawa ng friend ko. So, maganda siya. Kita niya naman. So, once na nilagay ko siya sa bag, as in, very organized. So, yun lang po ang travel tips ko. No need pong magdala ng napakaraming gamit. Pwede po natin siyang i-organize. At pwede rin pong maliit na mga lagayan lang yung dalhin natin. Especially kung hindi naman po tayo magtatagal doon sa mga lugar na yan. Basta kung light traveler ka, magugustuhan mo itong lagayan. Then, itong toothpaste na organizer ko, maganda rin to. The best. Pwede mo nga rin gamitin baso na rin to eh. Kapag magtututbrush ka. So, ayan, nililinis ko lang din siya everyday. Yan. Maganda din siya. So, that's all for today. Sana po ay nagustuhan nyo po yung travel tip ko. And, sana po marami rin po kayo natutunan. At, sana po, makahanap kayo nito sa kamsa-kamsa kasi mura lang, 5 reals lang, then tipid talaga. So, thank you. God bless everyone. God bless!